Epektibo na ngayong araw ang ban sa mga e-bike, e-trike at tricycle sa mga pangunahing mga kalsada para makaiwas sa disgrasya. Tuloy-tuloy rin ang operasyon laban sa mga pasaway na dumaraan sa EDSA busway bilang bahagi ng pagpapairal ng disiplina sa kalsada at maayos ang sektor ng transportasyon sa bansa. Kasama sa pagsaayos ng transport sector ang modernisasyon ng public utility jeepney na gusto pa rin tutulan ng ilan sa pamamagitan ng transport strike. Yan ang ulat ni Ryan Lesige. Bigo ang grupong Piston at Manibela na iparalisa ang daloy ng transportasyon ngayong araw. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni LTFRB Chairperson Attorney Chofil Guadis III na walang na-stranded na mga pasahero sa Metro Manila. Pero mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang posibleng pananakot na gagawin ng ilang grupo ng Manibela at Piston sa mga driver para sumama sa kanilang protesta. Mababatid na magtatagal hanggang bukas ang ikakasang tigil pasada ng Manibela at Piston bilang pagtutol sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Binabantayan po namin yung posible po na gawin ng mga hindi sumasang-ayon sa programa ng gobyerno na bantaan, magtapon ng spike or takutin yung mga ayaw pong mag-participate sa mga government programs. In those areas po, pag natakot po yung mga kapatid natin sa industriya, diyan po papasok ang rescue buses at ang PNP. Epektibo na rin ngayong araw ang ban sa pangunahing lansangan sa Metro Manila ng mga e-trike, e-bike, kuliglig, tricycle at kariton. Pero dahil sa transport strike, sisitahin at paalisin, hindi na muna maninikit ang MMDA sa mga lalabag. Well, una-una, hindi na po bago itong regulasyon na ito. Nilagyan lamang po ng ngipin ng MMDA. Kung inyo po matatandaan, meron ng previous issuance po ang DILG sa pangunguna po ni Secretary Benhur Abalos na matagal na pong nagbabawal ng mga ganitong klase sasakyan sa mga national roads. Malungkot ang ilang gumagamit ng e-trike sa desisyon ng MMDA. Tulad ni Ofelia na isang taon nang tipid sa pamasahe at iwas sa matinding trapiko. Hindi niya natuloy maihahatid ang kanyang anak sa trabaho. Malaking tulong, sobra. Kasi mula sa Luzon hanggang dito is 50 pesos, 70 pesos yung pamasahe. Okay. So kung may e-trike ako, hindi na ako magbabayad. Pauwi ulit, 70, 140. Araw-araw yan. Everyday po yan. Gamit din ng pamilya ni Ofelia ang e-trike sa pagsisimba sa Quiapo. Kasi after ko mag-work, meron akong anak na nagtatrabaho sa Trinoma, susunduin ko po yun. Kasi nahirap sumakay doon eh. Nung walang e-trike, nakakauwian ako mga 9. Ang labas po niya, 7. 2 hours siya maghihintay doon. Pagod na pagod siya. So kung susunduin ko siya ng 7:30, nakauwi na kami ng bahay. Samantala, bokya o walang huli ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR sa kanilang ikinasang operasyon kaninang umaga sa Ortigas Station, alas 5:30 ng umaga. Pero wala ni isang motorista ang pasaway sa busway. Nais ng DOTR na gawing modelo ang busway para sa epesyenteng bus transport. Sabi pa ng ahensya, nakatulong marahil ang mas mataas na penalty sa mga motorista sa busway. Personal namang nagtungo sa MMDA kanina si Chavit Singson para mag-public apology. Nitong nakarang linggo kasi, nahuli ang kanyang dalawang sasakyan na gumagamit ng busway. Bukod sa penalty, nag-donate pa si Singson ng 200,000 piso sa MMDA. Tiniyak naman ng MMDA na no strings attached at hindi nangangahulugang makakagamit ng busway si Singson. Di na po ako dadaan dyan sa busway. Nagkamali lang yung driver dahil wala naman bakod, nag-overtake doon. At wala akong bili, pinagalitan ko yung driver. Pero ang Civil Service Commission pumalag sa pagtanggap ng MMDA ng pera mula kay Singson. I'd like to stress this, while maganda siguro yung intention niya, baka hindi ho lang alam ni nung official po na meron ho tayong batas na ganito. Because try to imagine, Ma'am Nina, kung marami hong magbabiolate, ay magbibigay ho sila ng pera kasi nagpapasalamat dahil hinuli sila at anong gagawin ay i-deposit sa GF. So try to imagine, there will now be another source of money coming in na dapat hong hindi.
Kahit nanindigan ng MMDA na hindi ito reward kundi donasyon na mapupunta sa kanilang general funds, mali pa rin ayon sa CSC dahil tanging ang DBM lang ang maaring magdeposito sa GF ng isang ahensya ng pamahalaan. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.